Alright, good morning mga ka-backyard. So welcome po dito sa ating backyard channel ulit. And may panibagong video tutorial na naman po tayo na isi-share. So for today's video mga ka-backyard ay pag-uusapan natin is about mealworm. Okay? So bago po tayo magsimula ay pasintabi po muna sa mga kumakain na makakapanood ng ating video, and then doon sa mahihina po ang sikmura or hindi masyado pamilyar sa ganitong mga alaga. Kung hindi po kayo komportable sa video na ito ay pwede nyo na lang po i-click yung escape ng ating video. Okay? So magpatuloy po tayo mga kabakyard. Ito po yung tinatawag na mealworm. Ayan. Yan po mga ka-backyard. Or kung tawagin ng iba, superworm. Mealworm naman sa ibang lugar. Okay? Especially sa mga foreign country, ang tawag nito ay mealworm. Dito sa atin sa Pinas ay superworm. Okay? So, ito po mga ka-backyard ay napakagandang source ng protein or pagkain sa ating mga alaga. Mapa-monster fish man yan or malalaking variety ng isda ang alaga nyo. Sa part ko po ay ginagamit ko to pampakain sa mga alaga ko na Australian Red Claw, Clarky, at saka yung freshwater na giant prawn or yung tawaging ulang. Okay? So, papakain ko po to pangpalit sa feeds kasi para hindi po nananawa yung ating mga alaga, so kailangan natin iba-iba ng pagkain. So ito po ay napakagandang source ng protein para sa kanila. Okay, so paano nga po ba tayo nito makaka-avail or makakakuha? Meron po tayong dalawang way. Kung medyo tinatamad po tayo at wala tayong tiyaga, pwede nyo itong bilhin sa ating pinakamalapit na mga pet shop. Okay? So, nabibili po to ng bawat isa is piso. Yes po. Meron naman nag-wholesale nito, 75. Pinakamura is 50 centavos or 50 cents, dalawang piraso, piso. Okay? Pero kung normally sa pet shop, piso nyo po to mabibili. Siyempre, kung marami ang alaga nyo at gusto nyo din na madami lagi ang supply ng ganito, dun pwede nyo rin itry yung pangalawang way natin is yung mag-breed. Okay? Magpo-produce po tayo ng sarili nating mealworm. Okay? So, anong kailangan natin mga kabakyard pag gusto natin magparami nito or mag-breed? First po, secure tayo ng mealworm na magagandang klase. It means po dapat malalaki. Ayan. Hanap tayo dito ng medyo magagandang size. Bili po kayo. Ayan. Yung mga ganito na yung size nila. Yung malalaki. Huwag po yung maliliit kasi pag maliliit, maliliit din yung mapoproduce nyong breeder. Ayan. So, ganitong size is goods na goods po yan. Ito po yung number one natin na kailangan. And okay, next po itong mga maliliit na cup. Yan, mga disposable na cup. Mura lang to mga kabakyard sa mga convenience store. Mabibili nyo yan per set. So, ito po yung pangalawa nating kailangan maliban dun sa mealworm. So, paano nga natin to gagawin? Papakita ko po sa inyo mga kabakyard. Okay? Okay, yan mga kabakyard. So, may na... Bale, umili na po tayo ng mga maayos na size. Ayan. Hindi ko na po pinakita para hindi tayo masyadong haba. So, ang gagawin lang po natin mga kabakyard ay ilalagay natin sila dito sa disposable na cup. Isang disposable na cup, isang worm po ang ilalagay. Ayan. Ganyan lang. Tapos tatakpan natin. Okay? So, continuous lahat po, ganun ang gagawin natin.
Lagyan muna natin isa-isa para tuloy-tuloy tayo. Make sure lang po mga kabakyard na isang cup, isang mealworm lang ang ilalagay natin. Hindi po pwede tayo maglagay ng sobrang dalawa or tatlo sa isang cup kasi magkakaistorbohan lang po yung dalawa. Ang ending baka hindi po yan mag pupay. Okay. Oh, sorry. Kasi dapat po ay within 2 to 3 days is maging pupa na po sila. Kasi doon po magsisimula ang metamorphosis nila at magiging insekto na. Or yung magiging breeder na po na gagawin natin. Okay? Okay, yan mga kabakyard na isali na po natin, transfer na natin. So, tatakpan lang po natin to and i-stack lang natin ng 2 to 3 days po. After 2 to 3 days, i-check na po natin sila kung namatay or nag-pupay na po sila. Okay? Kasi para pag namatay po, alisin na natin. Kasi babaho lang yan at lalanggamin. Baka madamay pa po yung iba. So pag nag-pupa na po sila, continuous na po yun. Within 2 to 3 weeks, magme-metamorph po yun. Magiging insekto na. Okay? So ito lang po ang gagawin natin. Takpan lang natin and ilalagay natin sa secure na lagayan. Siyempre yung hindi sila nabibilad at hindi rin mapupuntahan ng mga langgam kasi yun po ang magiging kalaban nila. Langgam po ang papatay sa kanila. Okay? So, sa akin po, ilagay ko na lang po dito para ayan, dito po sa tupperware na to para madali po yung paglipat-lipat ko sa kanila. Okay? Years later. Okay, so password word po tayo mga kabakyard. And dito po ay may sample tayo dito. Kasi hindi naman po yan lahat sabay-sabay nag de-develop. May nahuhuli, may nauuna. So ganito po ang magiging itsura nila pag after nila mag-metamorph. From worm, magiging beetles na po sila. Ang tawag po pala dito mga kabakyard is darkling beetles. Ayan. Ganyan po ang magiging tsura nila. So ito na po yung magsisilbing breeder natin. Pag naging ganito na po to, ibig sabihin successful po yung ginawa natin. So papakita ko naman po sa inyo ang setup ko pag pinagbibreed ko na po sila. Okay? So ayan, mga ganyan na po ang itsura nila. So next tayo. Ayan. So, yung pinaka-bedding po nila, ang ginagamit ko dyan mga kabakyard, oatmeal. Kung may mabibili po kayong mga mumurahing oatmeal sa palengke, mas okay na yon. Eh, dito sa lugar namin, harap po ako maghanap ng mumurahin. So, no choice ako kundi bumili ng ganitong klase ng oatmeal. Although, hindi naman po to ganun kamahalan kasi maraming gamit naman yan. Yung isang kilo po nito, maraming gamit ko na yan. Kasi manipis lang naman po. Ayan, manipis lang yung beddings na linalagay ko. Ang importante, meron lang po sila dyang beddings or substrate. Okay? So, after nun, magpo-provide po kayo ng ganito. Yung tabas lang kayo, yung mga pinaglagyan ng itlog. Ayan. So, ito po, kung makikita nyo po yan, itong mga nagdidikit-dikit na yan, mga kabakyard, yan po yung mga itlog na nila. Ayan. Yan po sila mangingitlog sa mga ilalim niyan. So, kaya kailangan po may ilalagay po tayong heights na ganito. Ayan, ganyan lang. So, ayan po sila. Lagay po natin diyan. And kung sana po yan magbe-breed mga kabakyard. Okay? So, ang pagkain nila is mga gulay-gulay lang din.
minsan pag may mga namimili po ako sa palengke ng mga medyo mga lumang carrots na lalagay ko dyan, or yung mga pinagtabasa ng kangkong nilalagay ko rin, and naglalagay din ako syempre palagi ng feeds, yung pakain ko po sa mga krillings ko para healthy din po sila. Yan yung PO1, nilalagyan ko din po sila niyan. Combination din po ang pagpakain ko. And then after ilang weeks po, makikita nyo yan dyan sa ilalim ng substrate nito, may mga mabubuhay na po dyan na larva, o yung maliliit na tawag dyan, super worm. So pag may marami na po ako nakikita dyan, ililipat ko lang po sila and i-harvest ko na po yung mga super worm. So ito po yung sample ko ng napag-harvestan ko. Dati po dito sila, ayan no, kikita nyo. So maliliit pa po yan na mga super worm, galing po dito yung mga breeder. So pag i-harvest ko, yung breeder po mismo ang ililipat ko. Ayan. Ayan. Maliliit pa po yan, so papalakihin natin yan ng mga dalawa o isang linggo, depende sa kanila. And then pag malalaki na, yan, ready na po natin yan ipapakain sa ating mga alaga. Pero kung sobrang dami po yung mapoproduce nyo mga kabakyard, pwedeng-pwede nyo po yan ibenta rin sa kapwa natin, mga nag-fishkeeping or mga nag-aalaga din ng mga aquatic animals. Okay? So, yun lamang mga kabakyard. Hopefully, nasundan nyo po yung ating video tutorial, and kung may mga katanungan po kayo, huwag po kayong mahihiyang mag-comment dyan sa comment section below, and sasagutin po yan natin ng abot ng ating makakaya. So ito po yung mga ready to pangpakain na, kasi malalaki na po to, or kung may bibili, pwede natin yan ibenta. Okay? So thank you mga kabakyard. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please follow and subscribe na po sa ating channel. Okay, thank you and goodbye.